matatapos lang ng huling mission ko. Bakit ako na naman? Reklamo ni Sylvia nang ilapag sa babasaging lamesa ang papeles na nakalagay pa sa portfolio. Seryoso siyang tiningnan ng supervisor niya at ginusulang ang portfolio. Ikaw ang pinakamagaling na agent na hawak namin. Wala kaming ibang kilala na makakayang gawin to maliban sa'yo. Umirap si Sylvia at dinampot ang portfolio. Hindi niyo na ako kailangan bulahin, sir. Nang aasar na usal niya, bago buklatin ang mga papeles. Siya si Manuel Peralta. Anang supervisor niya nang magsimula siyang magbuklat ng pahina ng mga papeles. He's 26 years old, young multimillionaire, mahusay na top head security ng De La Salle Security Agency. Masinsin na binasa ni Sylvia ang information nito. Gusto niyang ma-amaze dahil sa mga achievements nito sa buhay, ngunit ito nga pala ang mission niya. Paniguradong masamang tao na naman to at galing sa masama ang lahat ng meron. His mother was in the police alliance back then. Investigate him. Alamin mo ang kahit katiting nabaho ng Peralta na yan. His name was all over the country. Pati ang mga kliyente natin ay nagba-back out dahil sa kanya. Nakita niya ang halatang-halatang muhi sa mga mata ng supervisor niya, kaya naman napangisi siya. Baka naman kasi magaling talaga siya. Agad na tumalim ang tingin sa kanya ng supervisor niya, kaya naman tumawa siya. Chill, nagbibiro lang eh. Fool him, lure him, or whatever. Report to me every week. Kailangan ko na mabilis na update. Umirap sa ere si Sylvia. Tumangutang upa bago muling ibinalik ang atensyon sa mga papeles. You can trust me with this. Yakang-yaka ko to. Ngumiti ang supervisor niya. Lumapit pa ito sa kanya at tinapik ang kanyang braso. Kaya nga sa'yo ko binigay to. Alam kong hindi mo ako bibiguin. Ngumisi lang si Sylvia. 4 na taon na rin siya sa trabahong to. Dahil nga, taekwondo player siya ay may karanasan siya sa pakikipaglaban. Palagi rin siyang nailalaban noong estudyante pa siya sa iba't ibang distrito dahil na rin na siya ang pinakamagaling sa lahat ng estudyante. Kaya naman na makagraduate siya, ito agad ang hinanap yung trabaho. Dahil bukod sa hobby niya ito, mataas din ang pasaho dito. Sa loob ng 4 na taon na yon, ay mabilis na tumaas ang rango niya. Naunahan niya pa ang ilang matatanda na sa ahensya. Madalas na nakakaagaw din siya ng misyon dahil siya ang madalas piliin ng mga kliyente. Mabilis siyang tumakbo patungo sa kalsada. Hindi na nag-isip pa at nagdire-diretso na lang. Hala, miss! Narinig niya ang ilang sigawan ng mga tao ngunit hindi siya huminto. Buong tapang niyang inihagis ang sarili sa paparating na kotse. Naramdaman niya agad ang hapdi sa balat niya ngunit wala na siyang pakialam pa. God! I'm sorry! Are you okay? Nabigla ata si Sylvia sa boses ng lalaki. Nanlaki pa ang mga mata niya na makita ang itsura nito. Oo nga't nakita na niya ang mga larawan ng lalaki ngunit ibang-iba ang itsura nito sa personal. Napakagwapo. Kahit pa natatabunan ang paningin niya ng silaw ng araw, ay kitang-kita niya pa rin ang kagandahang lalaki ng kaharap. Miss, okay ka lang ba? Can you walk? Pupunta tayo na ospital. Ang boses nito ay katakatakang nagbibigay ng kuryente sa sistema niya. Hindi niya maintindihan kung bakit ganito ang nagiging reaksyon ng katawan niya. Oh, no. I think I need you to rush to the hospital. Naramdaman na lang niya ang pag-angat niya sa kalsada. Naikapit naman niya ang kamay sa leeg ng lalaki. Kaya mo bang mag-seatbelt? Tumango siya at kumurap. Marahang hinawakan ng seatbelt habang pinapanood ang lalaki na ngayon ay umikot para makapwesto na sa driver's seat. I'm really sorry. Don't worry. I'll pay for the hospital expense. Nanatili siyang walang imik hanggang sa makarating na sila sa ospital. Mabilis naman siyang inasikaso doon
at nalinis agad ang ilang gasgas na natamu niya. "I'm going now. I'm really sorry. You can go home, right? I'll give you extra money." Seryosong usal nito. Hindi niya alam, ngunit nakaramdam siya ng bigla ang kaba sa kanyang puso. Kasi... Tiningnan niya ng seryoso ang lalaki. Nakatingin lang din ito sa kanya at hinihintay ang sasabihin niya. "Pwede ba akong sumama sa'yo?" Inilagay niya ang kamay sa batok at nagkamot. "Hindi ko kasi alam kung saan ang bahay ko at kung anong pangalan ko." Seryoso ang mga mata ng lalaki habang nakatingin sa kanya. Tinitimbang kung nagsasabi ba siya ng totoo, kaya marahan siyang napalunok. "Okay." Nanlaki ang mga mata niya sa gulat. "Pumapayag ito? Agad-agad? Talaga? Salamat." Tumayo siya para makaalis na sila ng ospital. Naisip niya magiging madali na lang ang lahat ngayon. "Don't force yourself, let me help you." Nagulat pa siya nang hawakan ng binata ang bewang niya. Naging suporta niya ito mula doon. "Gasgas lang naman. At sabi ng doktor wala akong malalang natamo." Nakita niya ang malalim na tingin nito at para siyang hinihila nito kaya naman mabilis siyang nag-iwas ng tingin. "I'll help you." Usal nito na parabang hindi narinig ang sinabi niya. Nanlaki ang mga mata ni Sylvia nang sumalubong sa mga mata niya ang napakalaking gate. Sa labas pa lang ay malalaman mo nang engrande ang loob nito. Hindi nga siya nagkamali. Halos mahulog ang panga niya sa lawak at laki ng mansyon nito. "Let's go." Napakurap-kurap siya bago lumabas ng kotse. Sinundan niya lang ang binata hanggang sa makapasok sila sa engrandeng pinto. "Manuel, where have you been? Your mom was so furious. You almost missed dinner." Hindi napigilan ni Sylvia na mapanganga ng biglang sumulpot ang isang matipunong lalaki. Siguro ay mga nasa 50s na ito. Halatang-halata ang kakisigan nito. "Daddy got into..." "He's here? Nasaan na ba yung batang yan at bibigwasan ko?" Narinig naman niyang sambit ng isang babae na nagmumula sa kung saan. "Mom, I'm here. You don't have to scold me. Gosh, I'm 26. Mahinang sambit nito sa huling salita kaya naman lihim siyang napatawa. "I heard you at huwag mo akong ini-English-English dyan. Oh, may kasama ka?" Halos matulala siya dahil sa paglabas ng pinagmumula ng boses kanina. Hindi ito ganun katangkad. Pakiramdam nga niya ay mas matangkad pa siya dito. Ngunit napakaganda nito. Hindi mo mahahalata na may anak na itong binata. She was so sophisticated. Hello po, good evening po." Yumuko pa siya ng bahagya para bumati. Gulat naman ang reaksyon ng daddy nito. Mukhang hindi siya napansin kanina. "You bring a girl, kuya?" Nagulat na naman siya sa biglaang nagsalita sa likod niya. May pagkakabuti pala ang pamilya ng lalaking to. "Wala siyang mapupuntahan kaya sinama ko muna." Hindi nakatakas sa mga mata niya ang masusing pagtingin ng ina nito sa kanya. Nagtaas pa ito ng kilay bago umisi. "Oh gosh, bakit mukhang kulang mami niya?" Naiusal ni Sylvia sa sarili. "Really? So, she can stay here, right, Mom?" Lumapit ang dalaga na sa tingin niya ay nasa between 17 to 19 years old sa mami nito. Maganda ito at hindi niya maikakailan na halos kamukha ito ng ina nito. Parehong angelic ang mukha. "Can we eat? Now? I'm hungry." Umismid ang tingin niya at umirap sa kanya si Mrs. Peralta. "Tara na nga." Nag-iwan ng nagbabantang tingin si Mrs. Peralta kay Manuel. Nakita naman ang pagngisi ni Manuel at kinindat lang ang ina. Naramdaman niya ang bigla ang pagkalam ng sikmura na sa tingin niya ay narinig din ang ginang kaya naman marahan itong nawala. "Kain, marami akong niluto." Masayang alok ni Mrs. Peralta.
Napansin naman niya agad ang matamis na ngiti ni Mr. Peralta at marahang lumapit sa asawa para kunin ang kamay nito at bahagyang halikan yun. Uy, halika! Ang paghila ng dalaga kanina ang nakapagtanggal sa mga mata niya sa mag-asawa. Don't mind my mom and dad. 4 years of being married, in love pa rin sila sa isa't isa. Oh, wish ko rin na makahanap ko ng lalaking gaya ni dad at kuya. Hindi niya namalayan na habang dumadaldal ang dalagang ito, ay nilalagyan na siya rito ng pagkain sa plato. I'm Miana. What's yours? Tiningnan niya si Manuel na ngayon ay tahimik lang na nakatingin sa kanila habang kumakain. I don't have... Bakas ang gulat sa mga mata nito pero agad din ang umiti. If you want, I'll give you one. Excited na usal nito at kinikilig pang tumingin sa mga magulang at kuya nito para malaman kung payag din ba sila. Mea, it's her choice. Halatang halata niya ang ingat sa boses ni Manuel. Mukhang takot na magkamali na sasabihin sa kapatid. Tama ang kuya mo, Mea. Malamyos na sambit ni Mrs. Peralta. Nakita naman niya ang biglang paglumbay sa mga mata nito. Okay lang naman kahit anong gusto mo. Ngumiti pa siya at binigyan ng tingin na may pahintulot ito. Really? What if... Cecilia, you like it? Bahagya pa siyang nag-isip at tumangurin. At least, parehong S ang start ng name niya. Okay honey, stop that. You guys need to eat. Natatawang puna naman ni Mr. Peralta kaya naman ngumiti siya. Tahimik ang hapag ngunit hindi nakaramdam ng awkward na si Sylvia dahil siguro mukhang masaya ang pamilya na ito kaya masarap na kumain ng tahimik habang ninanam na masasarap na pagkain na nasa hapag. Oops, you missed. Gulat ang sistema niya dahil sa nakita. Ang malambing na itsura kanina ni Miana ay napalitan ng maangas na aura. Nakapaskil sa mukha nito ang ngisi habang nakataas ng bahagya ang kamay na may hawak na dagger. Nice catch. Hindi siya makapaniwala sa nasaksihan. Binato lang naman ni Manuel ng dagger ang kapatid. Di ba masarap ang luto ko? Sabay-sabay silang napatingin kay Mrs. Peralta at sabay-sabay din na umiwas nang makita ang tatlong tinidor na papunta sa kanila. Mabilis ka makaramdam. Hindi niya alam kung ano ang dapat isipin. Ang sinasadya ba na paghagis ni Manuel ng dagger kay Miana? Ang paghagis ba ng tinidor sa kanila ni Mrs. Peralta? Ang iisang ingay na nahulog pa kahit patatlo ang binato nito? O ang mga ngisi ni Mrs. Peralta nakakaiba? Sorry about that. Halos mapanganga siya nang makitang hawak ni Miana at Manuel ang tinidor na hinagis ni Mrs. Peralta. Ano ba tong pinasok niya? Hindi ko ata kakayanin pa to. Ito ang bungad ni Sylvia sa supervisor nang sumagot ito sa tawag niya. What do you mean? Susuko ka na agad? Ang pinakamagaling na agent sa ahensya sumusuko na agad? Isang linggo ka pa lang dyan. Napahilamos ng mukha si Sylvia habang pabalik-balik ng lakad sa loob ng kwarto niya sa mansyon ng mga Peralta. His family is freaking good at everything. What if mahuli nila ako at ipasalvage or what? Sa isang linggo na pagstay niya sa mansyon ng mga ito, ay nakita niya ang kakayahan ng pamilyang pinasok niya. Hindi basta-basta ang mga ito. Para silang mga hari at reyna sa isang palasyo. At ang mga tagasunod nila ay takot na magkamali dahil sa kakayahan nila. Don't tell me you're scared. Napasabunot siya sa sariling buhok at nagpakawala ng malalim na hininga. I am not. I'm Sylvia Hermosa. Madami na akong mission bago pa ito. Mas mabibigat, mas mapanganib. My point here is, I think he's innocent to whatever you're thinking. Hindi. Do your job properly, Sylvia. Sa susunod na mag-report ka, siguraduhin mo muna na nasa tamang kaisipan ka. Pero, mabilis na nawala ang kausap niya sa kabilang linya. Kaya naman napabuntong hininga na lang siya at tinago na ang cellphone sa ilalim ng kama niya. Lumapit siya sa bintana para sana buksan yun, ngunit agad niyang nakita doon si Manuel at Miana.
Madaya ka, kuya. Nakangusong sambit ni Miana habang inaatake ng mahihinang suntok ang kapatid. Yeah, right. Tumatawang pang-aasar ni Manuel habang kaswal na umiiwas sa mga suntok ni Miana. Cecilia? Mabilis siyang lumingon para makita kung saan nagmula ang boses. Doon ay nakita niya si Mrs. Peralta na nasa pinto ng kwarto niya. Po? Mabilis siyang lumapit dito at sinalubong ito. Binilhan ka namin ni Miana ng mga damit kahapon. Tulog ka na kasi kaya hindi ka na namin inistorbo. Natigilan siya. Hindi niya alam ang sasabihin dahil ito ang unang beses na may nagbigay ng gamit para sa kanya. Hala, nakakahiya naman po, Mrs. Peralta. Mahina siyang pinalo nito sa braso habang tumatawa. Gusto ko ang apelyado ng asawa ko, pero pwede mo naman akong tawaging tita. Mas lalong bumilis ang tibok ng puso niya dahil sa sinabi nito. Salamat po, tita. Umupo sila sa kama at tiningnan ang mga damit na pinamili ng mga ito. Ang gaganda. Ma'am, Cecilia, are you guys there? Sabay pa silang tumingin sa pinto at pumasok dun si Manuel na may dalang tray at may laman nitong juice at mga baso. Merienda muna. Biglang sigaw naman ni Miana na nasa likod pala ni Manuel at may hawak din na tray na may laman namang mga sandwich. Napatingin siya kay Manuel. Simple lang ang suot nito. Ngunit mukha pa rin expensive. Nakasuot ito ng fitted tees na gray at simpleng short lang. Ngunit ang kagwapuhan nito ay nag-uumapaw. Your room smells so good, Ate Cecilia. Kuya like this type of scent. Masamang tiningnan ni Manuel ang kapatid at pinagtaasan nito ng kilay. Ako na naman na nakita mo. Angil ni Manuel bago siya abutan nito ng juice. Thank you. Tumangulang ito at inabutan naman ng juice ang ina. Oh, Mom already gave it to you na pala. Do you like it, Ate? Sabay na napatingin si Manuel at Sylvia sa mga damit at dresses na ngayon ay nakalatag sa kama. Oo, ang gaganda nga eh. Salamat ah. Ngumiti siya sa mga ito. Mas nangibabaw ang ningning sa mga mata ni Miana. I like the white one. Sabay-sabay na napatingin silang tatlo sa halter dress katabi na isang black dress. Tumagal naman ang tingin niya sa dress. Maganda nga talaga yun. Malalim na ang gabi nang makaramdam si Sylvia ng pag-vibrate ng cellphone niya mula sa ilalim ng kutsyon. Kaya naman mabilis niyang kinuha yun at sinagot. Hello? Are you available right now? May papagawa ako. Nangunot ang noo niya. Ano na naman kaya yun? Okay, drop your location, transaction and time. Mabilis siyang nagbihis sa tinali ang buhok. Balot na balot ang katawan niya ng puro kulay itim. Pati ang mukha niya, binalutan niya ng itim. At tanging mata lang ang nakalabas. Dahan-dahan siyang lumabas ng pinto ng kwarto niya. Patay ang ilaw sa kabuuan ng mansyon at tanging sa labas ng iilang ilaw. Maingat siyang lumabas sa mansyon at inakyat ang bakod sa likod nito. Doon ay may naghihintay ng sasakyan sa kanya. Walang tao doon. Nilagay niya lang ito noong nakaraan para kapag may ganitong ganap, ay may sasakyan siya. Hey boys! Mahinang usal ni Sylvia, sapat na lakas para marinig ng dalawang guard sa pinuntahan niyang sirang building. Sino? Hindi na nito natuloy pa ang sasabihin nang mabilis niyang kinuha ang dagger niya at sinaksak yun sa liig ng lalaki. Mabilis naman siyang umikot nang magkasanang baril ang isa. She wrapped her arms into the man's neck. Nagpumiglas ito, ngunit kumisilang siya at sinaksak na sa liig ang lalaki. Deserve my deads. Bulong niya bago ilabas ang baril na nilagyan niya kanina ng silencer. Madilim ang paligid kaya naman malaya siyang nakakagalaw dahil hindi siya nakikita ng mga ito. Lumambitin siya sa isang poste at mabilis na bumagsak sa leeg na isang lalaki. Pinilit pa nitong kumawala ngunit mabilis niya itong nailak sa binti niya bago niya pinaikot ang ulo. Hands up, boys!
Halata ang ngisi niya sa kanyang tono. Ang mga kalalakihan na nakapaikot sa isang bilog na lamesa ay natigilan. On your knees, bow down now to your queen. Nangaasar na sambit niya habang nakatutok sa mga ito ang baril niya. Ano kailangan mo? Pera? Bibigyan ka namin. Hati-hati tayo. Malakas siyang tumawa at kinuha ang lubid na nakalagay sa tabi. Pero ayoko kasi na may kahati. Unti-unting humarap ang mga ito sa kanya kaya naman nagpaputok siya malapit sa pwesto na isang lalaki na ngayon ay nangangatugan tuhod sa takot. Okay lang, sa'yo na to lahat. Huwag mo lang kaming patayin. Mas lumakas pa ang tawa niya at inihagis sa mga ito ang hawak niyang lubid. Tie yourself. Saad niya kaya naman mabilis na sumunod ang apat na lalaki. Nang nakatali na ang mga ito ay sa kanya nilapitan ng epektos. Nakalagay din doon ang ilang umbok ng pera. Sino ang bagsakan niyo dito sa Maynila? Tanong niya ngunit walang sumagot sa kanya. Well, look who's here. Halos tumalon sa building na ito ang puso niya nang marinig ang pamilyar na boses. Mabilis siyang napalingon at hindi niya namalaya na nasa tabi niya na ito. What the fuck? Naibulalas niya nang maramdaman niya ang pagkakahawak nito sa bewang niya. Surprise! I thought you're fast. Too slow. Nagpanting ang tenga niya sa narinig at mabilis na itinaboy ang kamay nito. Who sent you here? Itinulak niya ito at itinutok dito ang baril na hawak niya. Pumaskil naman ang malawak ng isi ni Manuel at inilabas ang dagger. Ang parehong dagger na inihagis ito noon kay Miana. You can't beat me. Maangas na sambit niya bago itabi ang baril at ilabas ang sariling dagger. Well, try me. Naaasar siya sa kung paanong ngisi ang binibigay sa kanya ni Manuel. Para bang confident ito na hindi ito matatalo sa kanya. Mabilis siyang umatake na naiwasan naman ito agad. Sumipa siya ngunit. Nasalo nito ang paa niya kaya naman tumalon siya sa ere para sipain ang kamay nito na may hawak ng paa niya. You're good. Ngumisi siya kahit hindi nito nakikita. I am. Ginamit niya ang siko at natamaan nun sa dibdib si Manuel. Mabilis namang nahagip ni Manuel ang kamay niya at pinaikot siya. Narinig niya ang parang kung anong napunit sa takip sa mukha niya at naramdaman niya ang bigla ang lamig ng labi niya. Ito pala ang natamaan ng dagger ni Manuel. Nice lips. Nagtaas siya ng kilay at muling inatake ito. Pervert. Angil niya at itinutok ang dagger sa leeg nito. Nag-aalab sa galit ang mga mata niya dahil wala man lang siyang nakikitang takot sa mga tingin nito. You're funny. Hawak ang siko nito mula sa likod ay idiniin pa niya ang dagger sa leeg ni Manuel. Hindi ako nagpapatawa. Galit na usal niya. Mas lalo pa siyang nainis nang magpakawala ng marahang tawa si Manuel. Mas lumapit pa siya dito habang ang dagger ay nanatili sa leeg nito. You smell so good. Napalunok siya at inisip na baka makilala siya nito. God! Can't you feel my dagger? Or are you just numb? Mas inuuna pang landi eh. Naaasar na sigaw niya dito at mukhang maling desisyon yun. Mabilis na nagkapalit ang lagay nila. Oo nga't matangkad siyang babae. Ngunit hindi naman maipagkakailan na double sa kanya si Manuel. Mabilis nito itinutok ang dagger sa leeg niya. Ang siko niya ay hawak nito mula sa likod. You can't win, baby. Nag-init ang mga pisngi niya ngunit itinaboy niya yun. Nagpumigla siya ngunit mas malakas pa rin talaga si Manuel. Alam mo ba ang landi-landi mo? Kaya siguro mabilis sumikat ang negosyo mo dahil babaero ka. Siguro lahat ng babaeng kaaway mo hinaharot mo. Nag-iinit ang ulo niya. Ito ang unang beses na naipit siya sa ganitong sitwasyon. Not the way how I flirted with you. Napanganga siya dahil hindi siya makapaniwala. Napaka-unprofessional nito kung ganun. It's game over. You lose. Bago pa siya makasagot, ay mabilis at marahan itong sinakop ang labi niya
Sa gulat ay hindi siya nakagalaw agad. Hoy, nandito pa kami. Ang lalandi niyo? Sigaw ng isa sa mga lalaki nakatali. Napuyat si Sylvia ng umagang yon. Ang liwanag na mismo ng araw ang nagpagising sa kanya. Bahagya niyang kinusot ang mga mata. Shit, Commonwealth, ang first kiss ko. Impit na hiyaw niya bago isubsob ang mukha sa unan. Pisit ka, pisit! Hindi niya na alam kung paano pa siya nakabalik ng matino kagabi. Wala na siyang naintindihan pa ng gawin yun ni Manuel. Ate? Mabilis siyang umayos ng upo at inayos ang buhok. Bakit? Gusto mo bang sumabay sa amin for lunch? Kuya's here too. He come home from work early. Naikunot niya ang noo sa tuwing maaalala niya si Manuel. Ah sige, wait lang, pasok ka muna. Mabilis siyang tumakbo sa CR para makapaghilamos. Napatitig pa siya ng bahagya sa salamin nang makita ang labi niya na hanggang ngayon ay medyo masakit pa rin dahil sa pagkagat ni Manuel kagabi. Buisit na lalaki. Kinuha na nga ang virgin lips ko tas kakagatin pa. Mahinang reklamo niya at inis na naghilamos. Nang makababa sila, ay nagtagpo agad ang mga mata nila ni Manuel. Pinagtaas na naman niya ito ng kilay. Gayun din ang ginawa ng lalaki ngunit may kakaiba sa tingin nito. I'm free later. Gusto niyo ba mamasyal? Mabilis at bibong tumango si Miana. Busy ata ang daddy niyo. No baby, we'll go. Naagaw na naman ang mag-asawa ang atensyon niya. Kaya mukhang bata si Mrs. Peralta eh. Dahil mapagmahal ang asawa nito. Oh, daddy is so sweet talaga. Tumingin naman siya kay Manuel na nakatingin pala sa kanya. Nagtaas siya ng kilay pero hindi pa rin ito umiiwas ng tingin. Ano? Mataray na tanong niya dito. Ngumisi lang ito bago inalis ang tingin sa kanya. Sa beach nila na piling mamasyal, suot niya ang white halter dress na binigay sa kanya ni Miana at ni Mrs. Peralta. Maganda naman ang katawan niya ngunit mas na-compliment ang hugis ng katawan niya dahil sa dress. Wow, you look gorgeous, Ate Cecilia. Matamis siyang umiti kay Miana. Thank you. Tanaw niya sa di kalayuan ng mag-asawang Peralta na magkayakap habang tinitingnan ang kalangitan. Buong buhay niya hindi niya panaranasan na ma-inlove. O kaya magkaroon ng boyfriend kahit trip-trip lang. Hindi siya nakaranas ng romantic at corny hugot lines. Dahil na rin siguro, hindi niya rin hinayaan ang sarili. Kaya naman na mapunta siya sa mansyon ng mga Peralta, ay nanibago siya. Ang gaan-gaan ang pakiramdam niya doon. You smell so good. Nagulat siya nang maramdaman ng ilong nito na dumampi sa likod niya. Kaya naman napalingon siya agad. What the fuck? Sa gulat ay nawalan siya ng balanse. Ngunit mabilis naman siyang nasalo ni Manuel. Nagtama ang mga mata nila. Hindi maipaliwanag ni Sylvia ang nararamdaman. Ganito na ito noong unang beses nila magkita. Pati ba naman ngayon? Namemorya mo na ba ang bawat parte ng mukha ko? Nanlaki ang mga mata niya at mabilis na inayos ang sarili. Hoy, ang kapal-kapal mo. Nagulat lang naman ako kaya hindi ako nakapag-react agad. Seryoso siyang tiningnan ni Manuel ngunit naglalaro ang mga ngiti sa labi. Your lips look familiar. Mabilis na nag-iwas ng tingin si Sylvia. Malamang, kinagat mo na nga diba? Paano di magiging familiar? Ito ang gusto niya isagot sa binata ngunit pinili na lang niya itikom ang bibig. Ulo mo, pamilyar. Bulong niya na halata namang narinig ng lalaking. Tumawa pa. You're funny. Umirap siya sa hangin at hindi na lang pinansin ang nakakairit ang lalaki na ito. Musta work? Out of nowhere, natanong niya. Fine. Fun and exciting. Nangunot tuloy ang noo niya. Oo nga pala't napakaharot itong lalaki na to. Malamang na nakaka-fun nga ang work niya. Enjoying every girl's company, ha? Huh? Humalakak ito dahil sa sinabi niya. What? Where did you get that? Tumatawa pa rin ito na parabang puro joke ang sinasabi niya.
sa tabi-tabi. I'm just doing my job. Dahilan naman ito. Napaingo siya at muling umirap. Sige, sabi mo eh. Job lang palang magnako ng first kiss. Bulong niya sa huling sinabi na hindi nito narinig. Wait. Balak niya sanang magtanong kung bakit nang may mapansin siya na kakaiba sa paligid. Mabilis na tumakbo ang papalapit ang mami at daddy niya kay Manuel. Mayana? Mabilis na hinalap ng mga mata niya si Mayana na tumatakbo palapit sa pwesto nila. What was that? Ito agad ang narinig niyang tanong ni Mr. Peralta nang makalapit na ito sa kanya. Dad, Cecilia, stay here. You too, Mayana. Gusto niyang kumontra, ngunit hindi naman niya kasi alam kung anong nangyayari. Pero kuya, stay right here. Nakita niya ang kaseryosohan sa mga mata ni Manuel. Ang mga mata nito ay may isinisigaw na paninindigan. At ikaw din, Mom. Nanlalaki ang mga mata ni Mrs. Peralta dahil sa sinabi ng anak. Ha? Bakit pati ako? Kaya ko ang sarili ko. Baka nga hanggang ngayon ay mas magaling pa rin ako sa'yo. Angil nito sa anak na ngayon ay tinitingnan ang paligid. Mom, I know. But stay here with Dad and Mayana. Don't leave this cottage. Understand? Pinilit sila nitong ipagtulakan papasok sa cottage. Wala na silang nagawa nang ilak nito ang pinto. What is he thinking? Frustrated na tanong ni Mr. Peralta. Siya naman ay hindi mapakali. Tatlong van ang dumating kanina. Tiyak na hindi kakayanin yun ni Manuel mag-isa. Mom, we have to get out. We need to help kuya. Nakita ni Sylvia ang hairpin ni Mayana. Kaya naman marahan niyang kinuha ito. What are you doing, ate? Para makalabas. Pinakiramdaman niya ang lock. At nang marinig niya ang pag-click nun, ay marahan niyang binuksan ang pinto at sumilip. It opened! Tita, Mayana, I'm sorry, but you have to stay here. Nanlaki ang mga mata ng mga ito. Mabilis siyang lumabas at inilak ang pinto. Ate! Nang makalabas siya, ay nakita niya agad ang isang nakapalibot na puro naka-black suit malapit sa dagat. Sumeryoso ang mukha niya at inipit ang buhok. Mabilis siyang tumakbo at hindi na nag-isip para umatake. Hindi na siya nag-isip. Kahit pa malaman ni Manuel ang totoo, wala na siyang pakialam. Cecilia? Gulat na usal ni Manuel. Ngumisi naman siya bago muling umatake. Gamit ang maliliksing paa, ay tumalon siya sa isang lalaki at umikot para makasakay siya sa likod nito. Nang makapwesto siya, ay agad niyang binigay ang lahat ng bigat niya upang maibaliktad niya ang lalaki. Nang bumagsak ito, ay ginamit niya ang siko para hampasin ito sa tiyan. Cecilia sa likod! Mabilis siyang lumingon at umiwas. Itinaas niya ang binti at mabilis na sinipa ang mukha ng lalaking umatake sa kanya. Huwag ganyan, boys! Huwag kayong tumitira ng patalikod! Asar niya, sa mga ito na ikinangisi naman ni Manuel. You want face to face? Natawa siya at inirapan si Manuel. Landi na naman. Bulong niya bago muling umatake sa iba. Masyado siyang naging abala sa mga nasa harap niya. Kaya naman hindi niya namalayan ang lalaking balak siyang hampasin mula sa likod. Mabilis naman siyang hinila ni Manuel. Hawak nito ang bewang niya. Nakapaskil na naman ang mga naglalarong ngiti sa mga labi ni Manuel. Got you always. Hindi niya alam pero may kakaibang parte sa sistema niya na nagugustuhan ng kaharutan ni Manuel. Nasa seryosong sitwasyon tayo. Can you be at least professional? Inayos ni Manuel ang pagkakatayo sa kanya bago pakawalan ng bewang niya. Hindi ko kaya magseryoso pag nasa paligid ka. Nababaliw ako. Namula siya ngunit inirapan na lang niya ang binata bago humawak sa mga balikat nito at gamitan ang puwersa nito para masipa ang dalawang lalaki na nasa likod. Nice kicks. Ganda lang. Ngising usal niya at sinuntok sa mukha ang lalaking aatake sana habang hindi pa rin inaalis ang tingin sa binata. You're really good at fighting? Do you remember now your past?
Hindi siya umimik at nanatili ang tingin sa labas ng bintana. Kuya, I guess ate is tired. Talk to her later. Ganun nga ang ginawa ni Manuel. Hindi siya nito ginulo habang nasa biyahe sila. Nakatulog siya. Kung aaminin niya sa sarili, ay ngayon niya lang ito naramdaman. Ang kakampantihan sa kanyang puso pagkatapos na matinding laban. Dalhin mo na siya sa kwarto niya, Manuel. Me and your dad will take a rest now. Miana, magpahinga ka na rin. Good night, guys. Love you. Antok na antok pa siya, kaya kahit may narinig siyang mga salita, ay hindi niya idinilat ang mga mata. Love you too, Mom and Dad. Maya, good night, little sis. Naramdaman niya ang pag-angat niya, ngunit masyado siyang tinatalo ng antok. Celia. Mas yumaka pa siya sa kung anong may hawak sa kanya at idiniin na mukha dito. Hold tight, you might fall. Masyadong malalim ang tono nito na nakadagdag sa antok niya. I'd rather fall. Wala sa sariling aniya. Naramdaman niya ang paglapat ng katawan niya sa malambot at malamig na kama. Kaya naman, umikot siya at di naman kalambutan na higaan. Good night, Sylvia. Nagising siya ng hating gabi dahil naramdaman niya ang pagkaram ng sikmura. Hinaplos niya ang tiyan bago tumayo sa kama. Ha? Hindi naman ako nakatulog dito kanina. Tumayo siya habang sinusukli ang buhok gamit ang mga daliri. Ah, gutom ako. Marahang sambit niya bago hagilapay ng tsinela sa ilalim ng kama. Katulad ng gabi-gabi, ay madilim ulit sa loob ng mansyon. Hindi naman siya nangangapa dahil napaka-pamilyar na sa kanya ng bawat sulok nito. Nagtaka siya nang makita na bukas ang ilaw sa kusina. Nagpatuloy siya sa paglapit doon at nakita si Manuel na nasa minibar. Nagsasalin pa ito ng alak sa baso. Hi. Aniya habang lumalapit dito. Mabilis naman siyang nilingon ni Manuel. Hi. Hungry? Ngumiti siya at nahihiyang tumango. Oo eh. Bago pa siya makapag-isip, ay tumayo na agad si Manuel at lumapit sa malaking automatic ref. Umiinom ka? Tanong niya kahit halata naman. Sinulya pa niya pa ang whiskey na halos magkalahati na rin. Yeah, konti lang. Bumilog ang bibig niya nang ilapag ni Manuel ang plato na may laman na iba't ibang pagkain. Thank you. Ngumiti lang ito at tumango bago muling hawakan ang baso. May problema ka ba? Hindi maiwasang itanong ni Sylvia nang mahagip niya ang mga mata nito. Wala. Yung kanina, naiusal niya habang umunguya at ang mga mata ay nakatuon sa pagkain. Sorry. Hindi alam ni Sylvia kung dapat niyang tawanan ang sarili o dapat siyang kabahan dahil ipapakain niya ang sarili sa mga kalaban. Para saan? Hindi niya alam ngunit may nabosesan siyang sarcasm sa tono nito. I lied. Ilang araw niya na rin pinag-isipan to. Sobrang bait ng pamilya ni Manuel Peralta. Ginawa pa rin naman niya ang lahat para sa misyon niya. Halos lahat ng kwarto sa mansyon ay napasok na niya. I lied about everything. Nakayuko na siya habang nanatili sa pagnguya. Ayaw niya makita ang disappointed na reaksyon ni Manuel. I know. Mabilis siyang napalingon dito. Gulat na gulat siya sa sinabi nito. Ha? Paano? Kailan pa? Inisang lagok ni Manuel ang laman ng baso. Pumikit pa ito ng madiin. Halata ang kung anong sakit sa reaksyon nito. Simula una, bago ka pa tumakbo papunta sa kotse ko. Laglag ang panga niya, hindi makapaniwala. Oo na, alam niyang magaling nga si Manuel. Ngunit hindi niya alam na ganito ito kagaling gayong hindi pa nga siya nagsisimula. At hinayaan mo lang ako? Marahang tumawa si Manuel. Ngunit hindi uri ng tawa na pwede mong sabayan. Ayoko sana. Kaso masyado ka maganda para hindi sakyan ng mga plano mo. Napanganga siya dahil sa sinabi nito. Hindi siya makapaniwala.
So kung may ibang magaganda na babae na target ka rin, at totoong walang mabuting intensyon, mahuhulog ka? Tiningnan siya ni Manuel. Malamlam ang tingin ito sa kanya. Sa'yo lang. Hindi kita pipilitin na maniwala na inosente ako, na walang illegal sa mga negosyo ko. Na kaya magaling ako ay dahil sa sarili kong kakayahan. Ikaw ang humusga. Ikaw ang tumingin. Nasasaktan siya sa kung paanong malamyos ang boses ni Manuel. Isa lang gusto kong paniwalaan mo. Hindi kita sasaktan kahit alam ko. Hindi kita magagawang saktan kahit na alam ko na niloko mo lang kami. Pero kasalanan ko rin. Kasi hinayaan kita. Namuo ang tubig sa mga mata niya. Alam niyang nasaktan niya nga ito. Hindi naman ito ang plano niya. I have work to do. Good night, Sylvia. Tuluyang umalpas sa mga luha niya nang tumayo si Manuel at umalis. Naninikip ang puso niya. Hindi niya alam kung saan ba ito nagmumula. I quit. Ito ang bungad ni Sylvia sa supervisor niya nang makapasok sa opisina. What? Pakiulit? Na mali ata ako narinig. Ayoko na. I resign. Inilapag niya sa lamesa ang resignation letter niya. What? Why? Don't tell me you're falling for that scum fucking man. Hindi alam ni Sylvia ngunit nakaramdam siya ng galit sa tinawag nito kay Manuel. Hindi. She lied. I just want to live a normal life. Gusto ko rin mamuhay ng payapa. He's a good man. Play your cards fair, sir. Tumalim ang tingin sa kanya ng supervisor at pinunit ang resignation letter niya. Hindi siya nagpa-apekto doon at nanatili ang matuwid na tayo. I won't accept this. Gawin mo ang pinapagawa ko. Tapusin mo ang misyon mo. I won't come back to this job, sir. Patalikod na sana siya na magsalita na naman ito. You will regret leaving this agency, Sylvia. Hindi ka rin naman makakapamuhay ng payapa kaya dapat pag-isipan mo ang desisyon mo. Ngumisi si Sylvia at itinaas ang kamay at kumaway. I won't regret a thing. Masasamang tao lang at mga kriminal ang dapat na tinatrabaho ko. Don't tell me I didn't warn you, Sylvia. Nag-away ba kayo ni Kuya Ate Cecilia? Nilingon niya si Miana na ngayon ay tumabi na sa pagkakaupo niya sa bench sa garden ng mga ito. Hindi, ba't naman kami mag-aaway? Ngumuso ito at tumingin sa second floor, kung saan ang opisina ni Manuel. He's not talking too much this past week. I think may problema siya. Nangunot ang noo niya at tumingin na rin sa second floor. Baka busy lang. Kahit gaano siya kabisi, nagsasalita pa rin siya ate. Ngayon para na kaming may kausap na pipi sa bahay. Natawa pa ito ng marahan bago tumingin sa kanya. I hope na maayos niyan kung ano man yan. Nakatingin lang siya dito hanggang sa tumayo ito at umalis. Ngayon lang niya naisip ano kaya ang mararamdaman ni Miana kung malalaman ito na nagsisinungaling lang siya sa mga ito. Ilang katok ang ginawa niya bago pumasok sa opisina ni Manuel. Naabutan niya ito na busy sa pagbabasa ng mga papeles. Juice oh. Inilapag niya ang juice sa lamesa at tumayo lang sa gilid nito. Galit ka ba? Do you want me to leave? Sa wakas ay tumingin na sa kanya si Manuel. Ngunit ang mga tingin nito ay seryoso. Kung anong gusto mo? Hindi niya inaasahan na naging sagot nito. Naramdaman naman niya ang bigla ang pagsakit ng puso. Okay. Mahinang sagot niya. Hindi naman inalis ni Manuel ang tingin sa kanya. Seryoso lang at parang hinihintay ang susunod niyang sasabihin. By the way, I resigned. Tumaas ang kilay nito ngunit hindi nagbabago ang ekspresyon. Lah, parang tanga naman Manuel. Parang ako nakikipag-usap sa estatwa. Tiwag, aalis na ako. Dahil sa paggalaw ng kamay niya, ay nahagip niya ang baso na may juice at natapon yun sa lahat ng papeles na nasa mesa. Sorry, what's your problem? Tumaas ang kilay niya kahit alam niyang kasalanan niya. Sorry nga, di ba? Inis na sigaw niya at kinuha ang baso na nakataob na.
Pinilit niya rin na isalba ang iba pang papeles ngunit nabasa na lahat. Why are you shouting at me? Lumamlam ang tingin nito sa kanya kaya naman nakaramdam na mag-anahagod sa puso niya. Kasi nagkagalit ka. Usal niya at yumuko para itago ang namumuong mga luha. Kung ako ang galit, ba't ikaw ang sumisigaw? Lumamyos ang boses nito at marahang kinuha ang kamay niya na may hawak ng baso. Sorry sa mga papeles mo. I-reprint mo na lang. Nagpakawala ng ngiti si Manuel, kaya naman gumaan ang pakiramdam niya. Tell me, how can I reprint all of this? Different files from different people? Sinulyapan niya ang mga papeles na basang-basa na at wala ng pag-asa pang maisalba. Text mo sila. Suggestion niya na para bang makakatulong. Really? How's that? Pinaglaruan ito ang daliri niya kaya hindi siya makapag-isip ng matino. Eh di ba mayaman ka naman? Magpa-newscaster ka. Sabihin mo punta na lang sila sa office mo tapos bigay nila yung mga files nila. These are secret files. You should be aware that it came from private people because you're once an agent. Bulong nito sa kanya na makalapit ito. Naistatwa siya dahil sa pagkaramdam niya na hininga ni Manuel sa kanyang leeg. Masyado na itong malapit. Uy, baka naman pwedeng lumayo-layo ka. Lapit mo naman masyado. Maririnig naman kita kahit isa o limang hakbang layo mo sa akin. Tumawa si Manuel at napasabunot sa buhok. You're a threat, and I still choose to keep my chill so you can stay by my side. Anito sa natatawang tono. Nagtaas tuloy siya ng kilay. Ha, bakit parang kasalanan ko pa? Kasalanan mo naman talaga. Laglag ang panga ni Sylvia. Hindi man lang nagpaawat ang bibig ni Manuel at maging soft man lang ang salita nito. Eh di aalis na lang ako. Let's date. Natigilan siya. Parang nabingis sa bigla ang sinabi nito. Ano? Ngumisi si Manuel at mas lumapit sa kanya. Magaling ka sana kaso bingi ka. Nagpanting ang tenga niya. Ito ba ang paraan ng lalaking to para makaganti sa kanya? Mag-date tayo. Hindi ka pwedeng tumanggi. Matagal na nakatulala si Sylvia sa mga damit na meron lang siya. Ito ang unang beses na makikipag-date siya kahit pa eme-eme lang to. Ate? Boses ni Miyana na nakapagpalingon sa kanya. I think this suits you. Itinaas nito ang silk slip dress na kulay gold. Napangiti siya at mabilis na lumapit dito. Ang ganda. Matamis nung umiti si Miyana at inabot sa kanya ang dress. Magready ka na ate, maghihintay si kuya sa baba. Hindi niya alam kung anong sasabihin. Sinabi ba ni Manuel dito na lalabas sila? Mabilis lang na natapos si Sylvia sa pag-aayos. Ang buhok niya ay naka-classy ponytail at naglagay lang siya ng simple makeup na pinahiram sa kanya ni Miyana. Kuya, ang laway tumutulo na. Natatawang ani Miyana nang makababa na siya. Sumulyap naman sa kanya si Mrs. Peralta at bahagya pang umiti. You look gorgeous, iha. Anito. Right, Mom. She looks gorgeous. Mahinang usal ni Manuel nang nasa loob na sila ng kotse. Ngumiti lang siya at nag-iwas ng tingin. Thank you. Sa isang 5-star restaurant sila pumunta. Gabi na rin kaya naman parang mas romantic para sa kanya ang dating noon. This place is pretty. Naiusal niya ng mahina. Ngumiti naman si Manuel at kinuha ang kamay niya para alalayan siya sa pagpasok. Reservation for Mr. Peralta. This way po, sir and ma'am. Sinundan nila ito at itinuro ang isang spot na may pinaka-romantic na itsura. Thank you. Hinila ni Manuel ang upuan niya para makaupo na siya. Hindi niya alam na gentleman pala ito. Thank you. Sweet mo naman. Irap niya habang tumatawa. Maybe you'll fall for me if I'm extra sweet. Pinagtaasan niya ito ng kilay at nangunot ang noo. Bakit?
wala kang makukuha impormasyon sa akin. Kahit na nag-resign ako sa trabaho ko ay hindi ibig sabihin nun ibabagsak ko sila. Ngumisi si Manuel at kinuha ang wine at mas lalo tuloy nangunot ang noo niya. You're overthinking too much. Natawa pa ito na para bang nahikipagbiruan siya. Umirap na lang siya at kinuha rin ang kanyang wine glass at uminom doon. Nang dumating na ang pagkain nila ay tahimik silang kumain. Hindi naman siya nakaramdam ng awkwardness. Hindi rin siya aware kung ganito ba talaga ang ginagawa sa date. Nagulat siya na ibaba nito ang kubyertos at punasan ng labi. Tumayo ito at lumapit sa kanya. Can I have this dance? Nararamdaman niya ang mabilis sa pagtibok ng puso niya habang tinitingnan ang kamay nito na nakalahad sa kanya. Oo naman. Marahan niyang tinanggap ang kamay nito. Nang magtungo sila sa dance floor, ay hinawakan nito ang bewang niya. Naghatid ito ng kakaibang kuryente sa katawan niya. Habang sumasayaw sila sa marumantikong kanta, ay napansin niya ang biglang pagpasok ng mga lalaking nakaitim at may hawak na baseball bat. Walang gagalaw. Halos lahat ng tao sa loob ng restaurant ay nagpanik na. Samantalang silang dalawa ni Manuel ay pareho pa rin kalmanteng nagsasayaw sa gitna ng mga nagtatakbuhang tao. Kilala na kita noon pa lang. Naramdaman niya ang paglapit ng mga kalalakihan sa pwesto nila. Nakangisi niyang ipinikit ang mga mata nang maramdaman niyang mas hinatak pa siya ni Manuel palapit sa katawan nito. Your sweet lies won't work on me. Iniikot ni Manuel si Sylvia. Nasampal nito ang isang lalaki na nakaambang hahampasin sana sila. Nang maibalik niya si Sylvia sa pwesto nito, ay hinawakan niya ang bewang nito at inikot sa ere. Naging dahilan nito para masipa ang dalawa pang lalaki na papalapit. You're a good dancer. Ngumisi sa kanya si Sylvia at kumindat. Mas lalo pang sumayaw ito nang magbago ang tugtog at mapalitan ng tango. Magaling lang ang partner ko. May pumaskil ng ngisi sa labi niya bago sipain ang isa pang lalaki. Itinaas niya ang kamay niya na may hawak sa kamay ni Sylvia para makaikot ito. Malawak ang ngisi ni Sylvia nang itaas ang paa at alaya ng high kick ang kalaban. Nagpalit sila ng pwesto habang sinasabayan pa rin ang tugtog. Binuhat niya si Sylvia. Pareho silang nakangisi at parabang nag-e-enjoy sa laban kahit pa masyadong marami ang mga ito. Nang sa wakas ay maglabas na ng barilang kabilang panig, ay ibinaba niya si Sylvia at mabilis na hinalikan nito sa labi. Ha? Bastos pa rin talaga? Asar na sambit ni Sylvia bago kunin ang dagger na nakatago sa ilalim ng dress nito. Good luck kiss lang. Kumindat ito bago agawin ang baseball bat ng isa at tuluyan ng tumalikod. Kagaya ng ginawa niya, ay mabilis din na umatake si Sylvia sa mga kalaban. Napangisi siya. Masyado nga talagang eksperto pagdating sa pakikipaglaban ng babaeng ito. Natatawa na lang siya na napapailing. Tumalon sa ere si Manuel at hinampas sa ulo ang lalaki. Automatikong bubagsak ito sa sahig. Kaswal siyang naglakad at malakas na hinampas sa mukha ang akmang aatake. Tiningnan ni Manuel ang lalaki ng matalim na may hawak na baril. Bago pa man ito maiputok yon, ay hinampas niya ang kamay nito. Ah, aray! Daing nito na kinangisi niya. Napaluhod pa ito sa sakit, kaya hinawakan niya na madiin ang buhok nito. Sino nagpadala sa inyo? Mabilis na umiling-iling ito. Hindi ko alam, napagutusan lang. Aray! Sigaw nito nang saksakin niya ito sa tuhod. Sino? May banta sa tinig niya habang dinidiin ang pagkakasaksak nito dito. Si Luncho. Si Sylvia Hermosa ang main target at ikaw lang ang karagdagan. Dumilim ang mukha niya. Naramdaman niya ang pagdaloy ng galit sa sistema niya. Bakit? Anong alam mo? Wala. Basta ang alam ko lang na ito ang kapalit ng pag-alis si Sylvia sa ahensya. Hindi titigil si Luncho hanggat hindi niya nakikita na magsisi si Sylvia sa pagkalas. Malakas na sinuntok niya ito sa mukha kaya nahimatay ito at bumagsak sa sahig. Aray putak te!
Mabilis siyang napalingon nang marinig niya ang daing ni Sylvia. Ngemas ka oh. Lasapin mo ang lasa ng takong ng heels ko. Sigaw nito bago hampasin sa mukha ang lalaking dahilan ng pagdurugo ng braso nito. Are you okay? Marahan niyang tanong at kinuha ang braso nito para tingnan. Oo, gasgas lang yan. Natatawa pang sagot nito. Tiningnan naman niya ito nang may pag-aalala at marahan itong niyakap. I'll protect you from now on. Nge, kaya ko sarili ko. Saka bakit mo ako kailangang protektahan? Kalaban mo kaya ako? Natawa siya at hinaplos ang medyo magulo na nitong buhok. I don't care. Kung ikaw lang din naman ang protektahan ko, wala akong pakialam kung kalaban ka. Dinala niya sa headquarters si Sylvia at inilagay niya rin sa balikat ito ang blazer niya. Pagkapasok pa lang nila ay mabilis na sumalubong ang mga under training pa at mga opisyal ng ahensya. Continue what you were doing. Don't mind us. Seryosong ani niya at inalalayan ang dalaga patungo sa opisina niya, kaya tumango ang mga ito at binigyan na lang siya ng senyas. Ang laki ng ahensya niyo. Kahit itong headquarters niyo ay malaki din. Gulat na sambit ni Sylvia habang inililibot ang mga mata. Yes, I saved a lot for this. Mas, nag-invest muna ako sa kumpanya ni Dad bago magpatay ng sarili kong kumpanya at ito. Sagot niya bago isara ang pinto at magtungo sa kung saan nilalagay ang first aid kit niya. Napansin naman ni Sylvia ang mga folder na nasa lamesa. Kahit pa nakita na ni Manuel ang balak na gawin ni Sylvia, ay hinayaan niya lang ito. What's this? Nakita ni Manuel ang gulat sa mukha ni Sylvia. Hawak ang first aid kit at lumapit siya dito at kinuha ang braso nito. I told you, kilala na kita. Sinulya pa niya pa ang folder na punong-puno ng impormasyon tungkol kay Sylvia Hermosa at ang hindi mabilang na mga litrato nito. You knew everything? You fooled me? Pinunasan niya ang braso nitong may dugo kahit pa nararamdaman niya ang galit ng babaeng kaharap niya ngayon. I did not. You played me. Napataas ang kilay ni Manuel at maingat na nilagyan ng alcohol ang bulak. No, I let you play me. That's different. Bakas ang hindi niya maipaliwanag na emosyon sa mga mata nito. Nakita niya pa kung paano kumuyom ang kamao nito. Alam ko nung una pa lang ang lahat. I have ears. I've known you for years. Second year college. League of Kicks. The one who's wearing thick glasses. The one who got kicked by you is no other than me. Napanganga ito kaya naman nagpakawala siya ng marahan na tawa. Ikaw yun? Nagpa-plastic surgery ka ba? Kuryosong tanong na ikinakunot ng noo niya. What? No, blow up lang to. Ito naman ang natawa at parabang malalim ang iniisip. I'm sorry. Ngumiti siya habang nilalagyan ng bandage ang braso nito. No need. It's your job. I understand. No, I mean sorry para sa sipa noon. Tumango ito at marahang tumawa na rin lang. Kalaunan ay napangiti na rin siya. At may paghangang tinitigan ang tumatawang dalaga. Ilang buwan na rin na nakakalipas at nagkaroon na ng lakas na loob si Sylvia para magtapat sa mga magulang ng binata. Naging suportado naman si Manuel at sinamahan si Sylvia. Tita, Tito, Miana, may aaminin sana ako. Okay lang na magalit kayo, maiintindihan ko naman. Panimula nito. Marahan naman niyang hinawakan ang kamay ni Sylvia para suportahan ang dalaga. I lied about everything. Simula pa lang ay kasilungalingan na ang lahat. I hope you forgive me. Nanatili ang katahimikan sa pamilya nito at pareho nilang nirespeto yon hanggang sa magpakawala ng malakas na tawa si Miana. We already know, ate. Takang-taka si Sylvia na hindi niya napigilan ng pagnganga. Dating astig na makilati si mommy ate. You can't escape from her analyzing eyes. Biro ni Miana kay Sylvia. I heard you nung may kausap ka sa phone. Ang pangalan na nabanggit mo ay aksidente kong nabasa sa files ni kuya.
Nagtiwala sa'yo si Manuel. Walang rason para hindi kami magtiwala sa'yo. Maliit na bagay lang yun. Kalimutan na natin. Masayang tumingin si Sylvia sa pamilya ni Manuel at mabilis na lumapit sa mga ito para yumakap. Hindi pa rin maiwasan ni Manuel ang mag-alala sa kaligtasan ni Sylvia. Kahit pamalakas ang ahensya niya, ay hindi pa rin dapat hayaan na makalusot ang plano sa kabila. Where do you want to eat? Malambing na tanong niya kay Sylvia. Kagagaling lang ulit nila sa headquarters at ngayon ay pauwi na sila. Sa bahay na lang. Mas masarap ang luto ni tita eh. Hagik-gik na osal ni Sylvia at marahang hinawakan ang kamay ni Manuel. Well, kaya siguro mas na in love sa kanya si Dad. Sabay silang natawa. Totoo naman. His mom was amazing. Ang ina niyang si Mika Peralta ang naging inspirasyon niya sa lahat. Gusto niyang maging kampante ito sa buhay. Naikwento sa kanila ng kanyang ama ang lahat ng pinagdaanan ng kanyang ina. Kaya naman ipinangako niya sa sarili niya na siya ang paprotekta sa kanyang pamilya. Your mom was awesome. Real talk. Ngumiti siya ng matamis at marahang pinisilang kamay ni Sylvia. She is wonderful like you. Mahina siyang pinalo ni Sylvia sa braso bago ito mahinhin na tumawa. Baliw ka ba? Angat na angat kaya si tita sa akin. Duh. By the way, call her. Baka siisipin niya na nasa labas tayo magdi-dinner. Tumatawa siyang sumunod sa sinabi nito. At mabilis na dinaya lang number ng mami niya. Hello, mom? Hi. Oo na, hindi na mag-i-English. Sinulya pa niya si Sylvia na malawak ang ngiti habang hinihintay ang sasabihin niya. Diyan kami magdi-dinner ha? I love you. Kinuha niya ang kamay nito at hinalikan. Matamis siyang umiti at mahinang bumulong. I love you. Matamis nang umiti si Sylvia sa kanya. Napakaganda nito. Simula noon hanggang ngayon. Kahit pa na high kick siya nito sa mukha noon, ay mas lalo lang siyang humanga dito. Ngunit ang mga ngiti niya ay unti-unting naglaho nang makita niya ang malaking truck na patungo sa kanila. Hindi na niya magawang iiwas ng sasakyan kaya naman mabilis niyang tinanggal ang seatbelt niya at kinulong sa mga bisig si Sylvia. Nandiyan na ba si Manuel? Excited na tanong ni Mrs. Peralta nang marinig niya ang pagtigil ng sasakyan sa labas ng mansyon. Mom! Dad! Mabilis na napatakbo ang mag-asawa nang marinig ang nagpapanik na boses ng anak nila na si Miana. Kuya and ate's car were involved in a car crash. Naramdaman ni Mrs. Peralta ang panlalamig dahil sa narinig. Hindi ito pwedeng mangyari. Someone took them. They might be in danger. Naikuyom ni Mrs. Peralta ang kamao at mabilis na pumasok sa master's bedroom upang kunin ang dating gamit. Mika, what are you doing? Seryosong tanong ni Mr. Peralta sa asawa at maingat na lumapit dito. Kailangan ako ng anak natin, Leo. Hindi natin siya pwedeng pabayaan. Kahit na alam ni Mrs. Peralta ang kakayahan ng anak, ay hindi niya maikakalma ang puso. I'll go with you, Mom. Pareho silang napatingin sa anak na ngayon na nakabihis na. No. Call your kuya's alliances. You will stay here. Maotoridad na utos ni Mr. Peralta sa babaeng anak. Tama ang daddy mo. Gawin mo na lang, Mea. Hindi pwede na sa isang pain ay mahulog tayong lahat. Matamlay na tumango ito, kaya agad itong nilapitan ng ina. We will bring your kuya and ate home. Leave it to me. Masakit ang ulo ni Sylvia nang imulat niya ang kanyang mga mata. Nalula pa siya dahil nakabitin siya ng pabaliktad. What the fuck? Pakawalan mo ako! Sigaw niya sa mga paang nakikita niya nakatayo sa isang sulok. Gising ka na pala agad? Uminit ang dugo niya na makilala ang boses nito. What the hell? Is this Luncho? Nag-squat ito paharap sa kanya at nahangisi siyang tiningnan. Sabi ko naman sa'yo pagsisisihan mo ang pag-alis eh. Kumulo ang dugo niya at pinilit na kumawala. Walang yaka. Hindi ka ba makaintindi na ayaw ko na? Bakit? Dahil ba sa lintik na Manuel Peralta na yan? Ha! Mas magaling ako. Mas karapat dapat ako. Hindi alam ni Sylvia ngunit natawa siya sa sinabi nito. Gago ka pala eh. Wala ka pa sa kalingkingan ni Manuel. Ang asyomero mo naman?
Naramdaman niya ang taling nakatali sa kanyang paa. Kaya naman mas lalo siyang nalula. Hindi ka naman maililigtas ng Prince Charming mo eh. Ngumisi si Sylvia at nagbigay na nakakalokong tingin. Pero ang Reyna niya nandito na. Mabilis na lumingon si Luncio. Kasing bilis ng paghampas sa mukha nito. Tita! Mabilis na tumumba ang lalaki sa sahig. Dahil sa isang malakas na hampas lang. Natawa tuloy siya sa isip niya. Nasaan si Manuel? Tanong nito habang tinatanggal ang tali niya. Kinabahan naman siya sa tanong nito. Hindi ko po alam. Tinulungan siya nito makatayo ng maayos. Nang tuluyan na siyang matanggalan ng tali ay inabutan siya ng baril nito. Huwag ka mag-alala. Nasa baba ang mga tauhan ni Manuel. Tumango siya at mabilis na silang lumabas ng kwartong yon. Naghiwalay sila ng landas para mas mabilis na mahanap si Manuel. Puno na ng dugo ang mukha ng binata ngunit nanatili pa rin ang kaseryosohan sa mukha niya. Kapag sinaktan niyo si Sylvia, uubusin ko ang lahi niyo hanggang sa kahuli-hulihan ang ninuno niyo. Nagbabanta niyang usal na tinawanan lang ng mga ito. Sige, kumawala ka muna dyan. Halakhak pa ng isa bago siya hampasin ang kahoy sa binti. Hindi siya dumaing at itinikom lang niya ang bibig para hindi maglabas ng kahit anong reaksyon. Hey boys! Bumilis ang tibok ng puso niya nang marinig ang pamilyar na boses. Para bang ang sarap-sarap pakinggan ng boses nito araw-araw. Paano ka nakatakas? Ngumisi lang si Sylvia at mabilis na sinipa ang humampas sa kanya kanina. Bumagsak ito sa simento kaya naman tuluyan itong binaril ni Sylvia. Tumalon at bumaliktad dito sa hangin at binigyan ng malakas na sipa ang dalawa sa gilid niya. Here's your dagger. Tumawa siya dahil inilagay lang nito sa nakatali niyang kamay ang dagger bago kumindat. Thanks. Nilagyan niya ng pagkasarkastiko ang boses bago umirap dito. Ipinaikot niya ang dagger gamit ang daliri at mabilis na sinimulang ikuskus yun sa tali. Mabilis niya naman itong natanggal, kaya naman, sinunod niya ang kanyang dalawang kamay na magkahiwalay na nakatali. Oops, don't even try it. Nakikita niya na hawak ni Sylvia ang isang kamay ng lalaki na balak siyang saksakin sa likod. Mabilis itong binaril ni Sylvia. Sakto naman na nakalas niya na ang tali at tumayo. Glad you're okay. Mabilis na lumapat ang labi nito sa labi niya. Sa gulat ay hindi siya nakapag-react. Madalas ay siya ang nagnanakaw ng halik dito. Kaya naman nagulat siya. I am the one who was glad that you are okay. Mabilis siyang niyakap nito. Parang labis ang pangungulila at takot. Don't do that again. Naramdaman niya ang malamig na likid ang humaplo sa dibdib niya. Ang alin? Tinanggal mo ang seatbelt mo para sa akin? Dapat madala ka namin agad sa ospital. You could have died. Naging garalgal ang boses ni Sylvia kaya naman ihinarap niya ito sa kanya at pinunasan ang luha nito. I won't die? Hindi pa nga kita asawa eh. Natawa ito habang pinupunasan na rin ang mga luha. I think we should go. Your mom is waiting outside. Nanlaki ang mga mata niya at hindi makapaniwala. Dapat nga inasahan niya na ito. Ang mami pa ba niya? Wait! Hinila niya ang kamay nito at naglakad ito paalis. Bakit? Ngumiti siya at umiling. I love you. Lumawak naman ang ngiti nito at hinaplos ang duguan niyang muka. I love you. Come on. You should get treated. Malakas ang tibok ng puso ni Sylvia habang nasa harap na isang pinto. Katabi niya si Manuel at ito ang naging support system niya. Sino sila? Natigilan na matandang babae nang makita kung sino ang tao sa labas. Hindi ito agad nakapagsalita ngunit namuha ang luha sa mga mata niya. Anak ko! Mabilis na bumitaw ito sa siradura at niyakap siya. Ma! Nang kumalma na ang kanyang ina, ipinatuloy siya sa loob. Nakita ni Sylvia ang ama na ilang taon nang hindi man lang nasilayan. Sylvia, ang prinsesa namin! Ngumiti si Sylvia kahit papaano at kahit itanggi niya ay nangungulila rin siya sa kanyang pamilya. Tutol ang mga magulang niya sa pag-aaral niya ng taekwondo noon at mas lalo siyang tinaboy ng mga ito nang malaman nilang nag-apply siya sa ahensya ng mga security agents dahil nga nag-iisang babae siya.
Ma, pa, nobyo ko po si Manuel. Matamis ang naging pagtanggap ng mga magulang sa kanyang nobyo at sa wakas ay hinayaan na siya kung paano ang gusto niya sa buhay. Hindi ko po siya pababayaan, pangako po. Kunot na kunot ang noon ni Sylvia ng pagkagising niya na umagang iyon ay abalang buong mansyon. Agad namang hinanap ng mga mata niya si Mayana na sakto namang kalalabas lang ng kwarto nito. Anong meron? Ngumiti si Mayana at lumapit sa kanya. Mukhang katatapos lang nitong maligo. Ate, ba't di ka pa naliligo? May pa-party sila mom and dad for me later. Graduate na kaya ako. Hindi ba nasabi ni kuya? Mas lalong nangunot ang noon niya. Magdamag silang magkasama ni Manuel kagabi. Ngunit hindi man lang nito nabanggit sa kanya. Hindi eh. Okay lang yun. Sige na ate, maligo ka na. Ipapadala ko na lang kay Mana ang susuotin mo mamaya. Lutang pa man ang isip niya, ay tumango na lang siya bago pumasok ulit sa kwarto niya. Nang matapos na siyang maligo ay nakita niya agad ang red dress sa higaan niya. May katabi pa itong box kaya binuksan niya yon. May laman itong red stilettos. Tinignan niya pa sa malaking salamin ng red dress. At maganda yon. Para tuloy siyang aaten ng debut party. Kinulot niya ang buhok at naglagay ng simple makeup. Nang matapos na siya ay lumabas na siya ng kwarto. Nangunot na naman ang noo niya. Kung kaninang paglabas niya ay ang daming tao na nag-aayos ng paligid, ngayon naman ay natahimik ang buong mansyon at parang walang katao-tao. Mayana, tita? Tawag niya habang bumababa sa mataas na hagdan ng mansyon. Sinisilip niya pa ang baba ngunit wala talagang tao. Manuel, Maya. Nagpatuloy lang siya sa pagtawag sa mga ito hanggang sa naisip niya na pumunta sa garden dahil baka nandun ang mga tao. Habang pupunta siya doon ay napansin niya ang mga red petals na nakakalat sa daan. Hala, baka magulo ko ang design para kay Maya. Maingat siyang naglakad sa mga petals at dito na nga siya halos nakatingin para lang masigurado na hindi niya ito masisira. Hi! Nagulat siya sa biglang pagsasalita ni Manuel. Nanindig ang balahibo niya. Napakagwapo talaga nito. Manuel! Maingat pa rin siyang naglakad patungo dito. Anong ginagawa mo dyan? Design ata para kay Maya to. Nasaan nga ba sila? Tanong niya na makalapit na siya sa binata. Ngumiti naman ito. Kumalabog ng malakas ang puso niya na magplay ang romantic songs out of nowhere. Sylvia. Napatakip siya ng bibig ng lumuhod dito sa harap niya at may kukunin sa bulsa. Will you marry me? Hindi niya alam kung saan nagmula ang mga luha na bigla na lang umagos sa mga mata niya. Manuel. Inilabas nito ang diamanteng singsing. Sumakit ang puso niya. Hindi niya alam na pwede palang sumaya nang sobra ang puso niya. Oo naman, papakasalan kita. Gulat ngunit naluha si Manuel sa sagot niya. Mabilis nito isinuot ang singsing sa kamay niya at mabilis siyang hinalikan. God, I love you so much. Mahigpit siya nitong niyakap. Punong-puno pa rin ng luha ang mga mata niya ngunit malawak ang mga ngiti niya. Congratulations. Biglang sigaw ng mga tao na kanina pa niya hinahanap. Malakas na hinampas ni Sylvia ng bag ang isang lalaki na bigla na lang umatake sa kanya. Tumumba ito ngunit mabilis din nakatayo. Love! Mabilis na tumakbo si Manuel patungo sa kanya. Sinipa naman niya sa tuhod ang lalaki at sinampal ito. I'm in fucking labor. Napakagago mo? Naiinis na sigaw ni Sylvia habang hawak ang malaki na ng tiyan. Kasunod ni Manuel ang iba pa niyang tauhan na mabilis na sinundan ang isang van kasama ang gunggong na ito. Love, are you okay? Ngumiti lang si Sylvia kahit pa nararamdaman niya na parang manganganak na siya. Feeling ko lalabas na si baby. Mahinang usal niya. Nanlaki naman ang mga mata nito at mabilis siyang inalalayan papasok sa kotse. Bakit ka pa pumunta dito? You should have called me. Tumawa lang si Sylvia at yumakap sa asawa. I want to see you. It's been 4 years simula nung ikasal sila at ito ang kanilang first baby. Bumukod na rin sila sa parents nito at pinagtulungan talaga nilang pag-ipunan ng nabili nilang mansyon. Hindi naman masyadong malayo sa mansyon ng mga Peralta.
Pinagpapawisan ng malala si Manuel sa tabi ng asawa niya habang dumadaing ito sa sakit. Mahigpit ngunit maalaga niya hinawakan ang kamay nito bilang suporta. Push pa po, mommy. Lumipas ang ilang minuto at isang malakas na iyak ng sanggol ang narinig nila. Gosh, he sounds beautifully. Naluluhang ani Manuel nang ilapat ang kanilang unang anak sa dibdib ng asawa. He looks like you love. Abot tengang ngiti ni Sylvia sa asawa nang makita ang itsura ng anak nila. Nasaan ang pamangkin ko? Excited na tanong ni Miana na makapasok ito sa kwarto nila sa ospital. OMG ate, you did great. I'm sorry if mom and dad can't come. Alam mo na, nasa Taiwan pa ang mga yon, but they will call later. Tuwang-tuwa ito nang hawakan ang maliit na kamay ng anak nila. Hala kuya, kamukha mo. Tumawa silang tatlo habang pinagmamasdan ng anak. Kamusta naman ang work mo? Naitanong bigla ni Sylvia dahil huling beses ay nagre-reklamo ito sa kanya. Hay nako ate, hindi talaga kami magkakasundo niyang partner ko. Bida-bida siya lagi. Gumuhit ang mapangasar ng ngiti ni Sylvia na agad napansin ni Miana. Ate ah, parang di ko gusto yung ngiti mo. Tinawanan niya lang ito bago tingnan ang asawa na seryoso nang nakatingin sa kanila. No boyfriend for now, Miana. Umirap si Miana bago tumawa. Kuya, hindi ko boyfriend yun. Saka yak, di ko gagawin boyfriend yun, no? Tinignan niya ang asawa na nagdududa na ang mga tingin kaya naman natawa siya lalo. O siya, wala siyang boyfriend. Chill na kayo. Mahinang umungol ang baby nila kaya naman mabilis na lumapit si Manuel sa asawa. He's sleeping. Sobrang komportable niya. Mahinang ani Sylvia. Hinaplos naman ni Manuel ang pisngi niya at marahan siyang hinalikan sa noo. Dahil alam niyang ligtas siya sa'yo. Ligtas siya sa atin. Ikaw ba naman ang mami niya? Bakas ang pagka-proud sa boses ni Manuel at matamis na nginitian ng asawa. Isa lang ang napagtanto ni Manuel sa buhay niya na ang mga bagay na inaasahan ay hindi palaging yun ang katapusan. Nang makilala niya ang asawa, ay nagtiwala na siya dito agad kahit hindi niya pa ito lubos na kilala. Nahulog siya dito noon pa man dahil kontento ang puso niya. Ito ang siyang pahinga niya. Nasaan ang apo ko? Ito ang bungad ng ina ni Manuel pagkapasok na pagkapasok pa lang sa kanilang mansyon. Narinig ni Manuel ang paghagik-gik ng asawa. Pardon your mom, son. She's just excited. Ngumisi si Manuel sa ama at kumindat lang. No worries, dad. We're here, mom. Masayang tawag ni Silves sa kanyang ina habang papalabas sa nursery room. Oh, ang aking apo! Excited itong lumapit sa apo na kalong ni Sylvia at marahang hinawakan ito. Gosh! Kamukhang kamukha ni Manuel nung baby pa siya. Napakasaya ko noon habang nakikita ang paggalaw ng labi niya. Nakikita ko yun sa apo ko ngayon. Mabilis naman na dumalo ang ama niya sa kanyang ina at mapagmahal na pinagmasdan ang kauna-unahang apo. Napakagwapo! Mukhang may pinagmanahan ito sa katigasan ng ulo ah. Natawa silang mag-asawa at napailing na lang. Well, his grandma was hard-headed too. Sabay-sabay silang natawa nang magtapon ang nakamamatay na tingin ng ina. Uy, mom and dad, nandito na pala kayo. Hindi nyo man lang ako tinawagan? Nagtatampo, ngunit tumatawang sigaw ni Miyanan nasa bungad ng main door nila. Bakit yung kargang pamangkin ko? Akin yan! Natawa si Manuel at napailing na lang sa pamilya. Kahit pala lahi sila ng malalakas, ay ang tanging kahinaan nila ay ang mga pamilyang binuo nila na pinangakuan nila ng proteksyon habang buhay. At hindi siya mapapagod kakaprotekta dahil ito ang buhay niya. Siya si Manuel Peralta at poprotektahan niya ang kanyang mag-ina at ang magiging anak pa nila sa hinaharap. The end. Dearest friends and avid listeners, don't forget to like our videos and subscribe to our channel for more wonderful stories. Mula sa aming main channel, Randall Tagalog Love Stories, and for our second channel, Miss R Stories,
lubos po naming pinasasalamatan ang inyong suporta at pangtangkilik sa aming mga likang istorya. Ingat po kayong lahat and have a good day everyone. Paalam!